girlfriend ka lang. Yes, girlfriend ka lang, but babae ka. And under the new law, ang pinag-uusapan kasi natin, yung batas ng panahon ng Kastila, sabi ng batas, breach of promise to marry is an actionable wrong. But bilang isang babae, under Republic Act 9262, the mere fact na sinasaktan yung damdamin mo, psychological abuse, emotional abuse, as long as you have a romantic relationship, kahit hindi asawa, romantic relationship, may cause of action ka na. Take note ah, pwede mo engage na siyang, pa sila. Pwede mo na siyang idemanda ng psychological abuse. Kasi pinahiya ka. Correct. Pinahiya ka, emotional abuse. And that is 12 years imprisonment. Paano kung hindi niya naman sadya? Hindi naman sadya nung guy. For example, okay. So, ano ba yung tinatawag na sadya? Ano ba yung tinatawag na pagtakbo na justified yung pagtakbo and or unjustified yung pagtakbo ni groom? For example, yung word na tinatawag sa batas is repudiation. Ano ba yung repudiation na pinag-uusapan? For example, nag-request lang si lalaki na pwede bang i-move natin yung kasal natin? From February 14, pwede ba gawin natin April 9, Holy Friday? Okay. Example lang yan. Holy Friday pa. Oh, i-move lang. I-move natin ng from Valentine's to Biyernes Santo. Para walang bukas sa simbahan. Para nakakalungkot naman Biyernes Santo talaga. For example, okay. Example lang yan. This is just a joke. For example, ganun. Kung i-request lang yung date, it's not repudiation. So hindi yan matatawag na tumakbo siya. Justified kasi request lang ng date. How about request ng venue? From garden wedding, going church wedding. Oh yan, pwede yan. So pwede i-move natin. Problema pag church, puno yung schedule ng February. Ang available, April 9 April. Or April 6. Labo na naman yung date. Okay. Friday the 13th. April, parang gano'n. Ang galing pumili na ako. Puro malo siyata. So parang gano'n. So yun ang available ng simbahan. So yan, hindi yung matatawag na repudiation. Pero yung pagtakbo, ano ba yung word na takbo? Yung wala kang communication. Hindi ka na nag- tumakas talaga tumakas si walang paramdam. Okay. Hindi ka sumipot. Pangalawa, no communication. Pangatlo, pinakasalan mo ang ibang babae. Oh my gosh. So that is already repudiation. Oh, in that case, can you file a case for breach of promise to marry? Not breach of promise to marry because it is not an actionable wrong. Ang idemanda mo is 9262. Kasi hindi mo pwedeng idemanda ang lalaki na pinangako ang kang pagkasalan para pilitin siyang pakasalan ka. Pwede mo siyang idemanda, bayaran lang yung gastos mo. Yun lang. But bilang isang babae, kasi pinahiya ka, sinaktan ka, psychological abuse, emotional abuse under Republic Act 9262, depende kung ilang luha lumabas. Oh, bilangin mo na ngayon, ha? For 3 months, bilangin mo kung ilan ang niluha mo talaga. Ganon.